Dating NBA player na import nga ng TNT katropa na si Rondae Hollis-Jefferson, nabilib nga daw sa triple-double performance na nagawa nga ni Scottie Thompson. At may nagsasabi nga na bagay daw palang maglaro si Scottie sa NBA dahil sa height niyang 6'1", nagagawa niya nga itong performance na ito. At Coach Jolas Lastimosa, nagsalita na bakit nilabas ang kanyang mga superstar players under 2 minutes mark. At kaya pa daw sana nilang humabol nun. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, mga All-Sports. Laging intense nga ang Game 1 ng PBA Finals dahil former NBA player na naman nga ang nakakatapat ng import ng Ginebra. Na madami-dami nga ang nag-aabang dahil nung interview nga ni Hollis-Jefferson, kahit si LeBron James daw, ang kaya magbantay sa kanya ay kakayanin daw niya ito at mahihirapan nga sa kanya. Kaya dahil nga doon sa statement niyang yon, mas nabigyan nga siya ng pansin at inabangan ng mga fans. Nabilib nga daw siya sa isang player ng Ginebra, which is yung reigning MVP ng PBA na si Scottie Thompson, dahil hindi niya in-expect na kaya nga nitong makapag-triple-double sa isang game sa height niyang 6'1". Kasi madalas yung napapanood niyang nakakagawa ng ganyan para nga sa kanya ay yung mga magagaling at matataas nga na player. Kaya naman hindi daw niya maiwasan na mapabilib sa performance nga ni Scottie. Kaya may nagsasabi nga daw na maaari maglaro nga daw si Scottie kung ganyan nga daw ang consistent na paglalaro niya sa PBA. Deserve niya din daw maglaro nga sa NBA. Mataas yung high leaping ability niya at IQ pagdating nga sa court. Point guard nga ang laruan niya, pero kaya din daw niya magbigay ng energy pagdating nga sa rebound. Ang daming beses nga din daw siya nito nautakan at naagawan, nalusutan sa depensa. Mabuti nga mga ka-sports, hindi pa siya nabibigyan ng highlights na rebound ni Scottie. Kasi pag nangyari nga yun, mas tataas siguro lalo yung respeto nito sa kanya. Na alam naman ng karamihan na sa Pinas na madaming import at former NBA player na din ang nagawa niya sa rebound at naging highlight nga yun ng laro. Tila hindi nga nai-scout ng gusto ni RSJ kung ano ang pwedeng magawa nga ni Scottie. Lalo ngayon mukhang point guard mode nga itong si Scottie dahil wala nga silang primary point guard ngayon. So need niya mag-adjust ulit. Pero para sa akin mas nakakatakot nga si Scottie kapag nag-point guard. Dahil kapag siya nga nag-step up or nagsiset up ng kanyang mga teammates, mas malaki yung chance na makakakuha nga siya ng offensive rebound at triple-double na performance. Kasi mas madalas niyang nahahawakan ng bola at madami nga siya nagagawa sa court. Kaya yun nga, tingin ko, malaking adjustment na naman nga ang gagawin ng TNT katropa. At mas babantayan nga nila ng gusto sa game 2 itong si Scottie Thompson. Pumunta na tayo sa second topic natin sa video na to. Tungkol nga ito sa paglabas ni Coach Jola sa mga key players niya under 2 minutes mark. Tapos, 12 points nga lang ang kalamangan ng Ginebra nun. Tila hindi nga nagustuhan ni RHJ yung paglabas niya sa court dahil mukhang gusto niya pang lumaban at bumawi nga kay Brownlee. Kaya niya pa daw kasi nilang humabol nun kung hindi lang daw siya nilabas. Pero yun nga, ayon kay Coach Jolas, nabilib nga siya sa dedication ng kanilang import, pero kailangan daw nilang maging smart sa laro. Best of 7 series daw ito, tapos 1 game lang naman daw yun. Paano kung may mangyari pa nga daw sa kanyang masama? Tapos pakiramdam naman niya ay talo na sila doon sa game 1, so nilabas niya nga siya. So para iwas injury na din. Kasi tulad ng sabi ko kanina, 1 game lang naman daw yun, so makakabawi sila. Mas madaming chance na makakabawi nga doon, so makakapagpahinga na din at the same time. Pero yun nga, mahalata nga kay Hollis-Jefferson na gusto niyang bumawi dito kay Justin Brownlee. Dahil kung maalala niyo noon na parang may sinabi nga siya na kaya nga siyang bantayan ni Brownlee. Kasi kahit nga daw si LeBron, mahihirapan nga siyang bantayan. Kaya siguro pride na din at napahiya nga siya sa statement niyang yun nung game 1. Although maganda naman ang performance niya na nakatala nga siya ng 30 points, pero hindi nga yun enough para manalo sa game na yun. Madami nga talaga ang nagulat sa ginawang move na yun ni Coach Jolas sa paglabas ng kanyang mga key players. Kasi kaya pa naman daw kasi nila at makakahabol pa sila kahit 2 minutes pa yung game.
Tapos 12 points nga lang ang kalamangan ng kalaban nila. Sadyang kinabahan at nag-ingat nga lang talaga siguro ng usa si Coach Jolas. Para nga sa mga players niya naman daw yon, dahil nakikita nga nito yung effort nila whole game. So pinagpahinga na nga lang niya kaysa isugal ang natitirang minuto na yon. Siguro daw kung do or die game nga daw yon, hahayaan ni Coach Jolas sila sa loob. Pero siguro mas na naig nga yung pagiging smart niya daw sa laro. Kayo ba mga ka-O-Sports? Tingin nyo, naging wise move ba yung ginawang paglabas nga ng mga key players ni Coach Jolas kahit may chance pa sana silang humabol? Or dapat hinayaan na lang niyang maglaro nga sa loob ng court yung mga key players niya? Mag-comment lang yung sa baba mga ka-O-Sports. Salamat ulit sa panonood. Hanggang dito na lang muna tayo. Bye-bye!